pangalan ko ay Cesar na taga Tunga Leyte. Ako ay nakabuntis sa murang edad na 17 at edad ng asawa ko ng January ay kaka-13. Tapos kapos pa kami sa pera at trabaho hindi permanente. Dati akong magsasaka, ngayon sa bahay nakatingga. Dahil ang dating palayan, ngayon binili na ng iba para gawing subdivision ng kababayang mayayaman. Tapos ako walang trabaho na ko, paano na kaya yan? May dalawa akong anak, paano na sila kakain? Ako ay maghahanap ng trabaho, akin laging sisikapin. Hindi nakapagtapos sapagkat walang papaaral sa amin. Sana malampasan ko to, ito'y munti ko na dalangin. Grabe na problema ko, paano na kaya ito? Maitatawid ko pa, kaya sigutom ang pamilya ko. Panginoon, asan kayo? Ako'y kausapin nyo. Manghihingi ako ng tugon kung totoo talaga kayo. Ang tanong, Panginoon, totoo po ba kayo? Para nasan nyo naman ako ng himala ninyo? San pa ba patungo to? Ako po'y tulungan nyo dahil kayo lamang ang siyang malalapitan ko. Ang tanong, Panginoon, totoo po ba kayo? Para nasan nyo naman ako ng himala ninyo? San pa ba patungo to? Ako po'y tulungan nyo dahil kayo lamang ang siyang malalapitan ko. At nung ako ay nagsimba, sinuko ko ang kasalanan at ako'y kinalibutan. Na tinanong ko siya na nga yan, bigla akong napaiyak dahil hindi ko sigurado kung sa lahat ng dasal ko tuloy ang bang may magbabago. At nung ako ay lumabas, ang loob ko ay gumaan. Siya ang nagturo sa akin kung saan papunta ang daan. Sabi ko, Panginoon, maraming salamat sa inyo. Sa ngayong nakausap siya, tutulungan niya kaya ako. Biglang merong bagong himala, may gumatok sa aming bahay. Pagkabukas ko ng pinto, ay akin palang kapitbahay. Sabi niya, gusto mo ng trabaho kasi wala akong alalay. Sabi ko, bakit hindi? Eh, diyan ako nasanay. Kinabukasan, nakapasok na ako sa trabaho. Ginalingan ko at sinipagan na tagad ko nakabisado. Sapagkat ako'y natutuwa dahil na regular na nga ako. Salamat, Panginoon, dahil sa inyo wala ko dito.